1 plus 1? 2. Ipapakita ko po sa inyo yung ginawa nating improvised pool na gawa po sa punot saka kukupit po. Ay, say hello. 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 Hi. 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 Say hi. Hi. Welcome back to our channel. Bengkis. Bengkis. 1 plus 1? 2. Okay, very good. Lagyan po natin ng allowance para po sa paglagay sa ating pot. Itong ginagawa po natin na pool ay gawa po siya sa bunot. Pantali lang po ninyo or anything po kung anong available po dyan sa inyo na pantali. Plastic straw pwede din po. Sa akin binili ko po yan sa Daiso. Sa pagdugtong-dugtong po ng bunot, ipasok lang po ninyo sa loob yung bunot. Saka, yan, iikot na po ninyo yung inyong pantali. Sa paglagay pala ng pool, yung ugat niya, doon po nakaharap sa pool. Pero okay lang po kung paiikotin po ninyo yung inyong halaman para healthy po siya kasi yung mga ugat niya nakadikit po sa ating ginawang pool. Itong pool naman po, gawa po sa kukupit saka string na native. Yung gamit po nating kukupit, medyo moist po para hindi po siya malaglag once na pinaikot po natin yung ating string. Yung isa naman improvise natin na pool, yung bunot, yan po, himay-himayin lang po natin yung bunot. Tsaka kinumbine ko po siya sa kukupit. Para po, naisip ko lang po, para hindi po siya mabilis ma-dry. Once na nakalimutan po natin diligan yung ating mga halaman. Ilagay nyo muna yung mga bunot na hinimay-himay po natin. Tapos, lagyan po sa loob ng kukupit. Tsaka takpan din ng bunot for finishing po. Tsaka talian ng ating string kung anong mayroon po kayong available dyan po sa inyo. Iniba ko naman kasi bunot tsaka kukupit. Kasi po yung isa magastos po sa string. So, naisip ko yan po. Medyo mas nakales po ako ng pantali dyan. Ayan na po yung ating improvised pool na gawa po sa kukupit saka po yung native na string.
Maganda po siya kasi malinis po tingnan, kaso nga lang magastos po siya sa string. Yan po yung ating philodendron. Actually, hindi po siya philodendron. Nasa, ano lang po yan, nasa tabi-tabi, sa puno po ng niyog po namin nakuha. Pero pag nilagay nyo na po sa pot, saka nilagyan po ng pool, maganda po siya tingnan. Parang monstera, deliciosa din po. Cultivate po natin yung ating halaman para makahinga po yung kanilang mga ugat. Saka fertilize po. Tapos itong pool, hindi ko po na pinakita sa inyo kasi matagal na po siya. Ginit po yan, hindi ko po alam kung anong tawag po yan sa inyo. Yung sa kinukuha po sa niyog. Tapos ito naman, kahoy lang po. Yung bayabas po. Ang kahoy kasi po ng bayabas, matagal po siyang mabulok, matibay po. Saka yung mga ginawa po natin na mga pool ay gamit ko po ay kahoy po ng bayabas. Ayan po yung ating magandang photos. Maganda yung pagka-variegated niya. Yung pool niya gawa sa kukupit saka sa lanot po. Ayan po. Ayan po yung ating philodendron. Gawa po siya sa bunot saka kukupit po yung kanyang pool. Ayan naman po. Pure naman niya na bunot po. Walang halo. So, ayan. Maganda po yung pool na gawa sa kukupit saka yung native po na string kasi malinis po siya tingnan. Ayan, blooming na po yung ating mga halaman kasi may gagapangan na po sila. Ayan, sprayhan po natin paminsan-minsan yung ating pool din para healthy po yung ating mga halaman habang gumagapang po sila. Tayo bibili ng pool kung pwede naman po tayong gumawa. Makalis pa po tayo sa ating basura at makatulong pa po tayo sa ating kapaligiran.
natutunan po kayo sa aking video na sinishare po sa inyo. Please like and subscribe sa ating channel and please don't forget to turn on your notification bell po para updated po kayo sa aking video na isishare. Thank you for watching! Bye! Thank you.